Ayan, live tayo ngayon at magantay lang tayo ng makakasama ng live, ano. April 2, alas 4:33 ng hapon. So, magantay-antay lang tayo ng makakasama natin ngayon. At itong si Ginoong Francis Marcos, ano, ay talagang hindi naman tayo... Yung mga tao kasi naghihingi sila ng ano eh, no? Yung umiidolo sila. Siyempre, sa sino ba namang hindi hahanga dun sa mapera, maraming pera, di ba? Pinapakita, nagpapahype, di ba? So, yung mga tao kasi, galit sila sa scammer, no? Pero, nagpapascam naman sila, di ba? So, ang isip ko lang, eh, ayaw nyo sa scammer, pero ito, nagpapascam na naman sila, di ba? Yung po yung ano natin eh, mga kababayan, mga kamab. Nakakatawa lang yung mga kababayan natin kasi naluloko sila eh. Alam po ninyo kung gusto po ninyong, kung gusto po talaga ninyo sa buhay ninyo, yung naghahangad kayo ng wastong tulong ng tao, eh huwag po kayo magpapauto, di ba? Eh napaka-clever nyo dito sa social media eh, halos hindi kayo mauto, hindi kayo ma-scam. Di ba? Eh tapos itong merong... Naniniwala kayo dyan sa mga show-off ni pangalan nito? Pa show-off nitong si Marcos? A.K.A. Marcos? Ni, ano ba pangalan nito? Norman? Diba? Naniniwala kayo dyan? Eh, kayang-kaya kayong share nyo po ito, no? Pakishare nyo po ito. Yung sinasabi niya, eh, tama naman yan, ano, na sabi niya, eh, tumulong sa mahihirap. Kanya, diba? Ayan ano. Check natin dito. Yun, so sabi niya, tama naman yun na yung mga mahihirap dapat tulungan. Sino bang ayaw? Lahat naman tayo, di ba? So ang akin lang, eh, puro show off eh. Di ba? Puro pakitang tao, mga kababayan. Eh, malay nyo ba kung mga kamag-anak lang din niya yung mga pinagbibigyan nyo, kakilala niya, nagpapaniwala kayo. Paki-share niyo po ito sa mga ano, sa mga groups, ano. Alan Leonor, magandang hapon po, watching from Vietnam. God bless. Jocelyn De La Cruz, hi, mag morning from Lebanon. Bing Aculador, taga Kawayan, Pangasinan naman siya, sir, sabi niya, no. Yun na nga po, sabi ni Hayden Roslyn Idol, watching from Looban. Yun na nga po, maraming salamat, ano. Paki-share niyo po ito kung pwede lang, ano. Ang lakas nitong si pangalan nito Norman Mangusin. Ang lakas niyang maka-hype. 'Di ba? Ang lakas niyang makapanin lang. Alam niyo, ginagamit niya yung pangalang Marcos, no? Kung iisipin niyo mabuti 'yan, bakit pinapabayaan ng pamilya Marcos 'yan? 'Di ba? Eh sila yung nasa center of attraction diyan eh. Siguro baka pakawala din nila 'yan para malay natin, 'di ba? Eh na may issue kay Bongbong Marcos na may sakit ngayon, 'di ba? Hindi natin alam, baka dinadivert dito para hindi na matutukan si Bongbong ng husto. 'Di po ba? Sabi ni Juan De La Cruz, basta pangalang Marcos manguuto at manilin lang. Gina Ginto, hi po from GMA Cavite. Paki-share niyo po ito, mga kamab, ano? At itong mga kababayan natin ay dalang-dala, no, dito sa discarding ito ni A.K.A. Francis Marcos. Huwag po kayo nagpapaniwala. Sa akin kayo maniwala. O, tingnan nyo. Siya, kikwentuhan niya kayo. Magbigay lang kayo. Sabihin nyo lang. Ito, bigas. Bigay lang kayo. Sabihin nyo lang. Ganyan, di ba? Eh, bibigyan kayo. Sabihin nyo lang sa kanya. Nabigyan nga ba kayo? Ang tanong, nabigyan ba talaga kayo? O, eh ako, hindi bigas ang pinapangako ko. Eh, sasabihin ko sa inyo. Sabihin nyo sa akin. Ano mapapala namin sa'yo? O, sasabihin sa akin ng mga basher diyan. Ano mapapala niyo sa akin? Eh sabi nga, may kasabihan nga eh, teach men how to fish. Give men a fish and you will feed for a day, but teach him how to fish and you will feed him for a lifetime. Yan po yung sinasabi. Eh diyan po kayo sa tamang katwiran, hindi yung pauto kayo ng pauto. Eh sa atin naman eh, wala man akong pakialam sa business niya kung tutuusin eh. Pero ang bottom line kasi dyan, yung mga ugali ng mga tao dito sa social media, ay hindi naman nagbago. Eh, bastos pa rin, tanggol pa rin ang tanggol. Isipin mo ang pinagtatanggol, scammer. Paano naging tama yun? Ruth Coloma McNulty, magandang hapon po, Sir Mab.
Oslek, ano to? Onis Gam, good afternoon, watching from Mabitak, Laguna. Mabuhay po kayo dyan sa Laguna, no? Joey Apilada, sir, ba't ganyan lagi na lang puna ang tao tulad mo? Dapat din, sir, itumulong ka rin. Di yung puro ka puna, eh wala ka rin na itutulong sa totoo lang. Eh Joey Apilada, eh ako meron akong ibibigay sa'yo, libreng hanap, libreng so online business. Libre. Yan, simulan mo, i-share mo, eh, kasi naman ikaw, naghahanap ka ng tulong, eh ikaw, comment ka lang naman ng comment ng pagtatanggol sa mga scammer. Eh kita mo nga, may meron na ngang mga lumalabas na intriga dyan sa taong yan, na yan ay scammer. Eh ikaw, tanggol ka ng tanggol sa kanya. Ano ba naman kalokohan mo yan kung hindi ka bugok? Isipin mo. Eh kung ikaw ay nagko-comment ka ng ganyan, tinatanong mo ako, wala akong itutulong sa'yo, i-PM mo ako ngayon, bibigyan kita ng hanap buhay, gawin mo. Ang problema kasi sa inyo, gusto nyo bigay pera. Gusto nyo bigay bigas. Ganyan ang gusto nyo eh. Ganyan tayo mga Pilipino. Bigay pera, bigay bigas. Ganyan ang gusto nyo. Gusto nyo isusubo. Ayaw nyo maghanap buhay, di ba? Eh, wala naman problema kung hihingi ka ng tulong eh. Manawagan ka social media. Gawin mo yung ginagawa ni Mr. Marcos. Ang problema, tanggol kayo ng tanggol dun sa tao. Eh, kayo naman walang napapala sa kanya. Kayo, ano napapala nyo sa kanya? Anong napapala nyo katatanggol sa kanya? Sige nga, sir. O ako, i-PM mo ako ngayon, bibigyan kita ng hanap buhay online, libre. Magsimula ka ng walang puhunan. O. Eh di ba, pag kumasenso ka doon, eh kanino pa ba 'yon? Di ba sa iyo 'yon? O. Yan ang tanong. Eh ngayon, tuwang-tuwa kayo. Oh, tumutulong si Mr. ano, AKA Francisco Campon Marcos. Siya eh may na, maraming nabibigyang bigas. Ang tanong mo sa sarili mo, nabigyan ka ba? Tanungin mo sir ang sarili mo, nabigyan ka ba? Yung mga kamag-anak mo ba nabubusog? Ang tunay na issue dito, 'di ba? Ang tunay na issue po dito, yung gobyerno natin walang binibigay na tulong sa atin. Ay, ano si Mr. yung Marcos na 'yan, hindi natin alam kung paano napunta 'yan diyan. Siguro may totoong may nagfi-finance sa kanya, gumagalaw siya diyan mag-isa na sa ginagawa niyang 'yan. 'Di ba? Gumagalaw siya. Eh, sabi ni Siegfried Abad, hindi ba tulong ang sabihin ni, sa inyo na manluloko yung hinahangaan nyo? O yan, may punto siya, oh. Isipin mo, kailan mo ginuglorify ninyo ang magnanakaw, ang bastos, magnanakaw, mayabang, ginuglorify ninyo! Share nyo po ito doon, tatablay natin yung AKA Marcos na yan. Tarantado ngayon, ang daming naluloko. Kung talagang mayaman yan, nasa Forbes magazine dapat yan. Kung talagang mayaman yan, hindi dapat naging nuisance candidate yan. Eh, ang nagiging nuisance candidate dito sa Pilipinas, eh, walang pera, walang impluensya. Eh, isipin mo, kapatid ka ng, pamangkin ka ng Ferdinand Marcos, tapos na naging nuisance candidate ka, hindi ka ba naman tatanga-tanga? Diba? Isipin mo, pamangkin ka ni Ferdinand Marcos, tapos nuisance candidate? Putragis na yan, eh sasabihin mo ngayon lang yan lumabas, tingnan mo ngayon lang lumabas yan, tapos ngayon sikat na sikat, di ba? Pamangkin eh, por Diyos por Santo, asan napunta yung mga utak ng mga Pilipino, di ba? Eh, anong nangyari sa mga kukuti ng mga Pilipino, ba't nagpapaloko? Eh ngayon, sasabihin nila, ikaw, anong ginagawa mo? Eh, nagpapasikat din ako, bakit? Yung nagpapasikat nga, sinungaling, scammer, hindi totoo sinasabi. Eh, bakit ako walang karapatan? Oo. Oh. Eh, yung may, mga sinungaling, yung mga scammer, nagpapasikat, bakit kaming mga totoo sinasabi? Ayaw niyong pakinggan. Di ba? Kaya yan ang anuin nyo, mga kababayan. Huwag kayo nagpapalokon. Tatandaan nyo na eh. Kaya kayo inuuto ng politiko nyo. Mga bopols pa rin kayo eh. Hindi ko nilalahat, pero karamihan kita mo, mga uto-uto, pinagtatanggol yung taong ganun. Imagine! Di ba? Biglang out of nowhere, meron taga Green Meadows. Ladies and gentlemen, may taga Green Meadows na magaganon? Ni sa isang hinagap nyo, hindi nyo ba naiisip? Tingnan yung mga acting niya. Papasok sa ganito, papasok dun sa loob ng bahay, eh dito ako nanonood ng TV. Eh kung driver lang yun doon, dito ako nanonood, oy sasakyan. Eh kung binigyan ng go signal yan ang amo niya eh. Eh kahit naman sino pwedeng gawin yun?
Sabi ni Gina Ginto dito sa GMA Cavite, natira dito sa Cavite yan si Norman aka Marcos. Di naman daw po yan mayaman dito. Ban nga daw po yan dito sa Cavite, tapos nanghingi sa kanya ng tulong ang mga taga GMA. Ang sagot daw ni Norman. Teka lang ha. Ang sagot daw ni Norman aka Marcos ay dun daw sila manghingi sa pinuno ng mga akro. Ay kita nyo yan? Pakishare nyo po ito mga kaibigan para mamulat din natin yung iba. Eh, ang problema po kasi sa atin dito, tayo-tayo lang dito nag-uusap eh, paalam po natin sa mas marami. Diba? Paalam po natin ito sa marami mga kababayan ko kasi ang problema po dito, eh inaabuso po yung mga kababayan natin tapos tayo wala tayong ginagawa dito. Kaya nakikiusap ako, na-share po ninyo ito. Eh, sasabihin nila, ano bang mapapala nila sa akin, di ba? Gaganyanin nila kayo eh. Ano mapapala nila sa akin? Sige, pag shinare mo to, bibigyan kita ng hanap buhay. I-PM mo ako ngayon, bibigyan kita ng hanap buhay. Hindi to steer. Totoo to, bibigyan kita ng pangkakabuhayan dito sa ano? Dito sa social media. Gumagamit ka lang din naman ng Facebook. Gumagamit ka ng internet. Ay, di bibigyan kita ng totoong hanap buhay. Hindi yung nagpapaloko kayo dyan. Wala naman kayong napapala, tanggol kayo ng tanggol, galit na galit kayo sa mga nagsasalita ng totoo. And yet, kung sino mga sinungaling, sino mga scammer, yun ang pinaniniwalaan nyo. Diba? Eh, share nyo po ito, sabi ni Louis Banyes, inggit ka lang sir dahil hindi mo kaya yun. Support rin kasi, hehe, support, sabi niya, no? Eh, ikaw naman Louis Ibanez, yung tanda-tanda mo na eh. Isipin mo, ano ba natulong mo rin naman? Tanungin mo nga sarili mo, ikaw nga itong supot eh. Mukha mo pa lang, supot na supot na eh. Diba? Eh, hindi ko naman kaya yung gagawin niya. Hindi ko naman kaya talagang ganun. Yung magpapanggap akong bilyonaryo, eh mukha ko pa lang, hindi na bilyonaryo eh. Isipin mo, sasabihin mo na pamangkin ka ni Marco, pamangkin ka ni Ferdinand Edralin Marcos, pinsan mo si Bongbong. Eh, bakit yung Bongbong Marcos tahimik? Diba? Share nyo. Ay, katangahan po yan. Huwag po kayo nagpapaloko sa kapwa. Ang bilis nyong mailagay sa bulsa ng ibang tao. Diba? Hindi po ako naiinggit una. Hindi po ako mayabang. Maiinggit, hindi ko kaya yung yabang niya. Magkaiba kami ng yabang, iba yung antas ng yabang niya. Yung kanya, pakitang tao. Show off. Oh, may sako sa akong bigas ako dito. Tanungin mo sarili mo, yung kamag-anak mo ba nakatanggap na? Ikaw ba nakatanggap na? Tatanungin nyo ako ano nagawa ko. Oh. Eh, pares na kami ng ginagawa. Nagsushow kami sa online. Eh ngayon, sasabihin nyo, ano mapapala nyo sa akin? O sige, i-message nyo ako. O, bibigyan ko kayo ng libreng access sa negosyo ko online. Libre. Eh, teach the man how to fish. Ito po ang tamang turo, Ginoong Marcos. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga kababayan, kung gusto nyo makipagtulungan sa gobyerno, sinasabi ng gobyerno ni Duterte na idol nyo, stay at home. Kung hindi ka bobo, alam mo yun. Stay at home. Diba? Eh, nung ginagawa niyang Marcos na yan, sino ba yan? Opisyal ba ng gobyerno yan? Ang sabi ng gobyerno, stay at home. Diba? Eh, ang hina ng mga kokote natin eh. Eh ngayon, yung Marcos eh, tuloy-tuloy sa pagpapasikat. Tingnan nyo ngayon, yung ordinaryong tao, si squatter, lalabas lang ng bahay niya, gustong bumili. Naghahanap ng pagkain, pinapalo ng pulis. Eh, kung hindi ba naman kayo mga bobo. Tapos eh, i-glorify nyo yung taong yan. Di ba? Saan kayo nakakita ng gano'n na may mga nagsasabi na ang scammer yung tao? Tapos, oh, hail him. Oh, tama ito. Ay, talagang nakakatulong. Ay, kabubuhan. Tanungin mo sa sarili mo kung ilan na sa pamilya mo yung ano. Tapos, hahamunin sunugan ng perang kagaguhan yon mga kababayan. Dapat ang ituro mo, Mr. Marcos, aka Marcos, sa mga Pilipino, yung magtipid. Magtipid ng pera. Hindi mo binibigyan ng set ng example, nagsusunog ka pala ng pera. Eh di dapat ang ginawa mo na lang, hahamon ka ng sunugan ng pera, hali kayo dito. Yung mga pera nyo, imbis na sunugin natin, ibigay natin sa tao. Yung totoong makakarating sa tao.
Eh hindi, ibibidyo, ikakamera. Tapos naniniwala ka si Marcos kakapit sa Acro? Gagamit ng pangalan ng Acro? Ano ba naman yung mga kukuti nyo? Kahihina? Share nyo yan mga kamab. At tayo eh... Sabi nito, magbabasa tayo dito ng mga ano, no? Hi po from GMA Cavite, good PM Mab, Cesar Posadas. Sabi ni Elden Fabiola, hello kamab. Bing Akulador, di naman yan, di naman niya pinapakita yung mga pinamumudmud niya sa tao. Totoo naman po yun, wala po siyang pinamumudmud. Eh wala naman pera yan eh. Kung meron man, eh siguro eh galing doon sa Encik. Galing sa, eh naniniwala ka, mayaman yan, eh. Hindi nga kasama dyan sa Forbes, sa listahan ng Forbes. Eh tapos yung mga nagtatanggol sa kanya, sasabihin sa comment section, sabihin na natin na scammer siya, at least nakakatulong siya. Sabihin na natin na may kaso siya, eh ba't hindi pa siya hinuhuli? Eh kita mo nga may merong nagpapatakbo sigurong mas malaking tao sa likod niyan eh. Sabi ni League Ayers, scammer pala yung Marcos na yon, sabi niya. Ruth Kuluma McNulty, magandang hapon po Sir Mab, magandang hapon po sa inyo. Bing Akulador, puro lang siya salita ng salita. Oslek, good Osnigram, good afternoon, watching from Mabitak, Laguna. Aaron Kahigas, magandang hapon po dyan sa Mabitak, ano? Aaron Kahigas, aga mo ngayon Sir Mab ha? Sabi niya, no? Opo, mag-aaga po tayo ngayon at nagawa natin ng maaga yung ating ginagawa kanina, no? Joey Apilada, Sir, ba't ganyan lagi ang puna mo? Ayan, nasagot na kita kanina, no? Huwag po tayong mahina kukote. Sabi ni Hayden Roselyn, Kuya, ayaan mo na Marcos kasi kulang pa yan sa nakaw ng mga Marcos na yan, sabi niya, no? Oh, ayun na nga po, kaya nga sabi ko, kung mayaman talaga yung Marcos na yan, ba't kailangan nilang magpa-show off na magpasikat ng ganyan? Diba, yung mga Marcos may balo ng pera yan, ba't hindi mag-donate ng isang ospital ngayon? Galing sa kanilang sariling bulsa. Dapat yan ang iniisip ng mga tao ngayon. E palibasa, poser, scammer, e tapos e ginuglorify. Enrique Aliens, paano mga troll naman yung nagtatanggol? Sabi niya, no? Mercedes Tura, good day, Mab. Magandang araw po sa inyo. League, Soldi Ayers, kamab. Nakakagalit talaga si Duterte. Ano yung bago niyang shoot to kill daw sa matigas ang ulo? Kamab, ako ay galit na kay Duterte. Mamamatay tao talaga si Duterte. Kaya nagpipilit lumabas ang tao kasi may bibilhin ang iba, naghahanap ng makakain. Eh, tingnan nyo nga eh, napaka-unfair ng gobyerno natin eh. Pagdating dito kay Marcos na to, aka Marcos na yan eh, malayang nakakalabas, nakapagpapasikat, nakakapag-video. Tapos eh, ngayon, galit pa sa inyo yung kapwa nyo Pilipino, pinagtatanggol pa yung scammer eh, pinagtatanggol pa yung poser eh. Eh, tapos kayo, bibili ng pagkain, paghihigpitan, babarilin pa kayo pag matigas ang ulo, anong klase yan? Eh, dapat alam nyo na yan sa sarili nyo by now. Sabi ni William Edora, correct ka dyan, from Montalban. Maraming salamat po. Pakishare nyo po ito sa maraming groups kasi nakikita natin, pwede naman pala eh. Pinapayagan yan ng mga admin dyan sa mga buy and sell groups. Oh. Nagsishare sila. I-share nyo po ito sa party watch video para malaman natin kung ano yung mga ano rin nila. Eh, palibasa, eh, ano yan? Ibig sabihin yung mga admin sa mga buy and sell groups na yan, bayad? Ano ba yan? Share nyo po ito. Huwag kayong matakot dyan sa mga groups na yan eh. Pagka mga ganyang propaganda, mga walang kakwenta-kwenta eh, pumapayag sila. Tapos pag tayo eh, ayaw nila ng ganyan. Ayaw nila makarinig ng katotohanan. Ebanghelito dalangin. Good day mga kamab. Magandang araw po. Francis Leislador. Hello Mab. Good PM sir. Watching from Brunei. God bless po. Pakishare nyo po ito sa mga FB groups. Please lang. Sa mga OFW groups at willing tayo makipagdebate sa mga yan. League Solde Ayers, kamab, kung pwede lang, panain na natin si Duterte yung pana na may lason para matigok ang matanda si Raulo, sabi niya, no? Bing Akulador, relax sir, natawa ako sa'yo. Ganun po talaga, no? Minsan lang naman tayo magpatawa, eh. Yung masyadong seryoso na patawa na, di ba? Amelito Ramilo, welcome back again Sir Mab. Sipag mo talaga mag-online sir, asartalo sila sa iyo. Go, go, go para mamulat ang mga tao sa maling pangunawa. God bless, ingat po, watching from Milan, Italy. Mabuhay po kayo dyan sa Milan at maglalive po ulit tayo mamayang madaling araw. No? Inagahan ko lang ngayon at kailangan kong mag-rest. Mamaya-maya lamang, ano, mga before 6.
Gilbert Valencia, Pantalyon. Hello, Mab. Sige pa. Ba, ano yun? Babuyin mo pa. Marami lalong nagiging mangmang eh. Oo. Yun na nga po, mga kababayan ko. Eh, wag po tayong magpakabobo. Eh, isipin nyo yung mga taong yan na naniniwala sa kanya, nagpapakabobo. Eh, kung totoong tutulong yan, eh di sana may nakarating ng bigas sa bahay mo. Ano ba naman yan? Eh, kita lang mo, may nag-comment kanina. Sabi, kilala daw nila yan si Mark, si ano na yan, Norman na yan. Nangingi daw ng bigas. Ang sabi daw sa kanila, lumapit daw sa grupo ng sa fraternity ng Acro. Ano ba naman yan? Hindi pa rin kayo nakakalata. May mga bobo pa rin dito tanggol ng tanggol sa kanya. Tatanga-tanga. Sabi ni Alan Narbosa, Mab, hindi yan pamangkin ni Marcos. Itinanggi na nila yan. Eh, wala pang ano eh. Wala pang confirmation sa TV. Kaya, antayin muna natin. Loke Cartesiano, ano to, Judas. O, nagmura siya, no? Ugo ka, animal ka, yan ang hirap sa'yo, ikaw ang mamigay. Kadin, kahit paano, ano to, di ka nakatulong, siya, ikaw, magkano bayad sa'yo, dilawan. O, puro ganyan lang kayo. Wala kayo kakwenta-kwenta mga tao, alam nyo? Ito, itulad nitong troll na to. Diba? Loke Cartesiano, Judas, ano? Isipin mo yan, taga Maritime Services Arabia Company Limited, bobo ka? Naging ano ka, seaman ka na't lahat, bobo ka pa rin? Tatanga-tanga ka? Ang gago nito, di ba? Isipin mo, wala daw akong naibigay. Bakit siya? May naibigay sa'yo? May naibigay sa pamilya mo? O eh ako, may bibigay ako sa'yo. Sige, hamunin mo ako ngayon. Bibigyan kita ng libreng online negosyo. Walang bayad. Bibigyan kita ng libreng access. O, bigyan mo ako ng email address mo. I-email ko sa'yo lahat ng detali. Bigyan mo ako ng cellphone number mo. Pangalan mo, i-email ko sa'yo lahat. Eh, problema sa inyo eh. Masyado kayong mapapaniwalain. Ayan, bibigyan ko na nga kayo, ha. Isipin nyo, sa akin, mag-share kayo, manood kayo ng live ko, may ibibigay ako sa inyo, legit. Pwede nyo ako ipahiya kung hindi legit yung ibibigay ko sa inyo. Eh, mga magaling kayong magmura-mura eh. Mga kayo din naman, mga inutil din naman kayo. Nakikikomento lang kayo eh. Isipin nyo yan eh, wala naman kayo na pala dun, ha. Tanungin mo nga sarili mo, sige, yung buong barangay mo, nabigyan na niyang alias Marcos na yan. Uy! Ang dali-dali niyong utuin. Kayo mga Pilipino, kaya maraming bobo dito sa bansa natin. Mga politikong pulpul. Dahil ang dali-dali niyong utuin. Hindi ko nila lahat. Kayong mga tabugo na Pilipino. Aminin na natin sa sarili natin, tatanga-tanga pa rin yung karamihan sa atin dito. Eh, pag hindi tayo naging ganito, eh, walang mangyayari sa atin. I-share nyo po ito. Hinahamon ko yung Marcos, pakita niya. Paano siya naging bilyonaryo? Paano siya naging milyonaryo? Kalokohan yan. Pinagluloko kayo niyan eh. Sigrid Servania Abad, hindi na nadala ang maraming Pilipino. I-challenge niya sana ang mismong Marcos na bayaran ang mga naging biktima ng martial law at ibalik ang ninakaw sa kaban ng bayan nang hindi na iilang tao ang nakikinabang. Bigas lang na uto na naman kayo, sabi ni Siegfried Abad. Mabuhay po kayo, no? Kaya sinasabi ko nga eh, kahit man lang magbigay ngayon yung mga Marcos na yan ng isang buong hospital dyan sa Maynila. Di ba? Eh, punong-puno na yung Maynila. Eh, nabalita na nga lang kahapon na matay na sa atake ng puso yung tatay nila, yung isang pamilya, dahil wala po, hindi tinanggap sa hospital. Kasi nga, punong-puno. Ngayon, may Marcos na nagyayabang dito sa social media, gumawa ka ng hospital, bilyonaryo ka pala, ugok ka, tragis ka. Pinagluloko mo kami, tarantado ka. Ugok na yan eh, papaniwala kayo sa mga write-ups niyan, kasinungalingan. Maghahamon ang sunugan ng pera, wala naman sinusunog na pera. Kagaguan po yan, dinadaan kayo sa hype. Ngayon, daming subscriber ng YouTube channel niya. Eh kung ganyan lang din naman pala kadaling magano, ganun lang, ganito lang pala ang gagawin natin. O sige, gagawin ko na rin. Papaka-plastic pa ako. Gayo, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Nang araw-araw kayo natututo. Gina Ginto, dito po sa GMA Cavite. Eh, nabasa na natin kanina. Angelita Tataclidoro, hindi ako naluloko dun sa Leo Francis. Alam ko naman po yun eh, dahil yung mga kamab dito, eh, alam na nila yung prinsipyo at kung paano mag-isip ng wasto eh. Kaya yung mga solid mobbers, eh, hindi basta-basta nauuto yan. Mary Ann Barona, inggit ka lang. Ba't naman ako maiinggit? Maiinggit ako sa,
yung mukhang ganun, yung mukha ni nung ano, no, alias Marcos na yun, may inggit ako, kahit bilyonaryo ko, kung ganun mukha ako, wag na lang. Sabihin mo kay ano, sabihin mo kay alias Marcos. Sabihin nyo kay Norman na ano pangalan nun, musungi ba yun? Sabihin nyo sa kanya, kung ganung mukha ang bilyonaryo, kanya na lahat ng pera niya. Benzar Busante, madali kasi mauto ang mga Pilipino, lalo na kapag nabibigyan mo ng konting pagkain. Pati tumbong, didilaan ng nasad. Didilaan na, sad pero totoo. Mike Ibuenga, sir, may imulat mo mata ng mga Pilipinong mangmang. Eh, yan na nga po, eh, kaya tulungan nyo po ako, i-share nyo po ito ng i-share. I-watch party nyo ng i-watch party din. Kalokohan ng mga gago ng mga sinungaling dyan. Bakit yan nakakakuha ng mileage? Tayong nagsasabi ng totoo, hindi makakuha ng mileage. Kasi nahihiya tayo, eh, yung kanila, kabubuhan, kay sila, walang hiya. Eh, tayo po nagsasabi ng totoo, huwag kayong mahiya. Jocelyn de la Cruz, karamihan sa mga Pilipino, bobo, naniniwala sa kasinungalingan. Sad but true. Ito si Ibanez, nasagot ko na to, no? Itong pulpul na to. Sabi ni Feliciana Magpok, sir, good AM, pakiliwanag kung paano naging scammer si Mr. Francis Marcos para maliwanagan naman ang mga nanonood sa'yo. God bless. Alam mo, Miss Feliciana Magpok, unang-una, kahit na walang write-ups, ako dududahan ko siyang scammer na, no? Kasi nabasa ko po yung write-ups eh. No, na mayroon pa, 2014 pa, mayroon na pong nakalagay na write-up sa kanya na siya po ay scammer. Nagbebenta daw po ng gold bar, no? Diyan, eh 2014 po yan na post. Meron nga pong mga naggumawa na niyan sa YouTube kung sino ba talaga siya. Di ba? Ngayon, ang bottom line, eh mapagdududahan ko siyang scammer, you know what? Hindi po ganun ang ugali ng mga taga Green Meadows. Yung mayayaman, kahit ganyan yan, hindi magsushow off yan. Mapahiya mo lang isang beses yan. Hiyang-hiya na yan sa mundo eh. Yung kanya, pinaninindigan niya. Hindi kanya kakapal ang mukha ng mga mayayaman sa Green Meadows. Hindi po ganyan. Maniwala ka? Tingnan mo, mga taga Green Meadows, mag-aarte ng ganyan. Ngayon, nang nabisto na siya ng Green Meadows, siguro ginagawa na siya ng resolution para ipaban sa Green Meadows. Sabi bigla doon sa isang Facebook, sa isang YouTube propaganda nila, si Mr. AKA Marcos, binibenta na ang bahay alang-alang sa mga mahihirap. Sabing ganun, eh siguro pinapalayas na siya doon sa inuupahan niya dyan sa Green Meadows. Kaya sinasabi, ibibenta na ang halaga 40 million, ay samantalang ang lupa pa lang sa Green Meadows, 500 million. Anong kalokohan yun? Neil Nida Bernardo Restua, I'm up watching from Las Piñas City. Continue your good job telling the truth. God bless. Kaya nga po, basahin nyo po, tingnan nyo po. I-type nyo po yung pangalang Norman Manusing ba yun? Eh, yan yung magulang niya, yung pamilya niya, oh. May mga nagko-comment yan, bakit ganyan daw yan? Eh, hindi naman po lalabas yan. Kung mere propaganda niya po ito, hindi po yan maglalabas yan ng mga masasamang write-up tungkol sa kanya. Eh, may mga write-up po na lumalabas ang pangalan niya as scammer. Eh, may mga write-up, may mga nagsabing mga ilang tao dito na nag-video din na sarili nila na nagpapalit daw po yan ang pangalan dyan sa parte ng Mindanao. Nagbayad ng 350,000 para palitan ng pangalan. Eh, hindi ko alam kung totoo. Ngayon, kung totoong Marcos ka, aba, hindi po ganyan. Si Bongbong? Si Bongbong magaganyan, magbibiro ng ganyan? Sasabihin niya na pinalaki ng nanay niya yung isang pulis? Eh, nako, maniwala kayo sa akin, mga kababayan ko. Ako, maniniwala ako sa kanya pag na-proof niya yan sa sarili niya. Bakit walang media na nagko-cover sa kanya? Tanungin nyo nga, sino ba talaga siya? Asan yung asset niya? Paano naging bilyonaryo yan? Eh, dali-dali yung ano eh. Eh, yung mga tatanga-tangang bobong gago na go, Marcos, wala namang nakakain. Yung pamilya nila gutom, walang natatanggap na relief goods. Eh, anong klase kayo dyan? Di ba? Anong klaseng mga pinaglalaban nyo yan? Go, Marcos! Eh, gutom ang pamilya ko! Gutom kami, wala kaming matanggap na relief goods! Eh, rereklamo kami kay Kapitan! Pero, go, Marcos! Di ba? Ano kagaguhan? Sigrid Dazerbanya, abad, kahit sino pa raw basta makatulong, sabi ng iba. Para na rin, di baling magnanakaw, basta nakatulong. Tama po yun.
Ugali, Romy Ramos, ganito tayong Pilipino basta tulong santo. Sa paningin ng tao, bakit hindi paimbestigahan ni Puon kung sino, kung si Biko at si BP gustong paimbestigahan? BIR, nasaan? Totoo po yan. Bakit yung si Biko Soto? Ito, sasabihin ko sa inyo. Bakit si Biko Soto ang gumagawa ng tama, iniimbestigahan ng NBI? Itong may nagsasabing siya ay Marcos, siya ay mayaman, siya ay nag-aahamon ng ganito. Hindi ba public disturbance ang ginagawa niya na yan? Diba? Hindi ba itong ano, Green Meadows, bakit hindi kayo nagre-reklamo? Mga abogado kayo dyan, malalaki kayong tao, ginagamit ang pangalan ng Green Meadows. Illegal yan, di ba? Wala ba kayong guidelines dyan? Wala ba kayong panuntunan sa batas ng mga kung ano ang iaarte ng inyong mga nasasakupan dyan sa loob ng Green Meadows? Pumapayag kayo na gamitin kayo ng taong mga ganitong klaseng estilo? Ay nako. Alam po ninyo, yung ibang mga munisipalidad, walang mabilan ng bigas. Nagpakita tong alias Marcos na to na meron siyang truck-truck ng bigas na nabibilan. Diba? Yung iba, naghahanap. Yung ibang local agency kung saan. Dahil sabi nila, walang mabilan ng mga ganitong supply. Kaya walang mabigay ng mga relief goods. Tapos ngayon, may nakakakita ka ng ganyan. May mga binibidyong ipinagyayabang. Kawalang hiyaan po yan. Ako, hindi ako maiinggit sa yabang yan dahil iba yung ere niya, iba yung ere ko. Nandito lang ako sa baba, yung ere niya na doon sa pinakalupalop ng impyerno. Baliktad ng impyerno, doon na kung saan malakas ang bagyo. Sa akin lang, doon tayo sa totoo. Diba? Doon tayo sa katotohanan, huwag kang magpaloko. Papaloko ka eh. Diba? Papaloko kayo? Inuuto na nga lang kayo eh. Sasabihin nyo pa, dibali ng scammer, dibali ng masamang tao, basta nakakatulong, natulungan ka ba? Nawawala ka sa focus eh. Nawawala ka sa focus na yung gobyerno natin, yung 14 billion na pera ng kaban ng bayan, binigay ni Duterte sa tourism. Sino turista ang aalagaan niya ngayon? Yung ating test kit sa COVID-19, 3.1 billion lang. Tapos ang laki-laki ng Intel fund ni Duterte. Yung mga congressman, nung nagatian sila, nagpartihan sila ng pork barrel nila, tigi 100 million, may get. Ano ba naman kagaguhan ng ginagawa nyo? Kung kailangan kayong pagsasampalin ng kaliwat kanan ng katotohanan, mabilis lang eh. Kung ito lang ang kailangan gawin, sampalin kayo ng kaliwat kanan ng katotohanan para magising kayo, gagawin ko. Pinagtatanggol nyo, ako maiinggit? Ba't ako maiinggit sa hindi ko naman kayang maabot? Kagaguhan ako, nagpapakatotoo, hindi ako katulad ng amo nyo. Hindi ako katulad ng idolo nyo na kailangan pang mag-arte, mag... Hindi po ako maiinggit sa ganun. Kung galing sa matinong paraan yung kanyang pera, hahangaan ko ba siya? Paano ko maiinggit sa nagtuturo ng kayabangan? Diba? Paano ako maiinggit sa nagtuturo ng kayabangan, sa nagtuturo ng pagmumura, panglalait, pangdudusta? Yan ba yung kaiinggitan ko? Ayan na naman si Chrissy Villa. May nagawa ka na ba sa bayan, bro? Oo, katulad mo, tanga ka, nagbabayad din ako ng buwis. Tuwing bumibili tayo, nagbabayad tayo ng buwis. Pag bumili ka ng toothpaste, may bayad yan, may buwis yan. Saan napupunta yan? Sa gobyerno. Ngayon, may kalamidad tayo, naka-lockdown tayo, hindi tayo makapaghanap buhay. Nasaan yung mga buwis na pinagbabayad natin sa gobyerno? May natanggap na ba kayo? Kayo, ano nagawa nyo sa ano? Ano na natulong nyo sa bayan nyo? Diyan sa barangay nyo, ano na itulong nyo? Magchismis! Magtanggol sa mga scammer! Magtanggol sa mga pasikat! Magtanggol sa mga mayayabang! Kalukuhan! Kakapal na mukha. Ako, ano nagawa nyo? Sige, ako naman. Yung mga nagtatanong sa akin, ano nagawa ko sa bayan? Kayo, ano nagawa nyo sa bayan? Pare-parehas lang tayong taxpayer dito. Ang problema sa inyo, nagpapakatanga kayo. Yung mga tanong ba, di ba?
Yan yung mga tanong sa sarili natin na dapat nasasagot natin. Kung itong Marcos na to, totoo, bakit hindi niya kasama si Aimee Marcos? Eh, numero unong napakagaling nga, gustong-gusto ni Aimee Marcos na nakikita sa camera, gustong-gusto ng mga Marcos na nasasabing sila din ay may kabutihan. Tanongin nyo sarili nyo. Ang dami niyang ginawa for the past few days, lagi siyang laman ng online, ng social media. Tanongin nyo sarili nyo, pinsan pala nila yan eh. Sinasabi niya, tito niya si Ferdinand Edralin Marcos. Diba? Isipin mo, tito mo si Ferdinand Edralin Marcos. Tapos iiwala si Aimee Marcos sa'yo, hindi mo katabi. Anong klase yan? Anong pakulo to? Kung nga siya ay membro talaga ng pamilya Marcos, anong pakulo ng mga Marcos yan? Eh ang pamilya Marcos eh nagpapakilala yan ng pinsan, kagaya ng mga Romualde sa mother side, pinapakilala nila. Diba? Pinapaalam nila na pinsan namin si ganito. Kalukuhan po yung inyong ginagawa na yan. Diba? Paanong nakatulong sa inyo yung tao? Saan nakatulong? Eh ako, ipagmamalaki ko sa inyo, nakapagbigay ako nung isang araw, 3 pirasong itlog sa kapitbahay ko, hindi nyo pupurihin eh. Diba? Mga kababayan, tatanungin nyo ako, ano nagawa ko sa bayan ko? Eh pag meron akong sobra sa ulam ko at nagluto ako ng ulam, magbibigay ako sa kapitbahay ko eh. O, tulong, bigay din yun. Pupurihin nyo ba yun? Pasisikatin nyo ba ako? Hindi. Kasi tayo mga Pilipino, tayo mga mahihirap, mga madali tayong mauto na may pera. Gusto natin makadikit dun sa kung sino may pera. Eh isipin mo, 3 lang. Ako, nagbigay lang ako ng pansit. Nagbigay lang ako ng 3 pirasong itlog. Nagbigay lang. Diba? Tapos sasabihin nyo, kayo nakakatulong si Marcos, parehas lang kami nagbigay. Eh kung titingnan mo nga eh, hindi nyo nga mapuri si Vice President Robredo eh. Isipin nyo yung Ali, nagbigay ng libreng tulugan para sa mga frontliners, nagbigay ng libreng sasakyan para sa mga frontliners. Hindi nyo mapuri? Ang kalukuhan nyo. Tapos ito, mayroong isang scammer. Sasabihin nyo, di bali ng scammer, may natulong naman. Kagaguhan po yun, mga kababayan. Eh kayo, nakapagbigay na ba kayo sa mga kapitbahay nyo? Tanungin nyo nga sarili nyo. Eh kayo nga yung mga nagko-comment ng ganyan, malamang kayo yung mga nagtatago sa kamag-anak pag nakita nyo, uy, andyan na si pinsan, itago mo yung ulam doon sa rep. Alisin mo sa rep at baka buksan yung rep. Ganyan yung mga tipo ng mga anay, alam ko yan kasi batang squatter ako eh. Batang mahirap ako eh. Alam ko yan. Yung mga tipo ng estilo nyo, di ba? Ay, yung mga tipo ng estilo, pagka andyan na yung pinsan o tiyahin, ay naku, ante, wala rin kami, magbabayaran kami, nagtitipid kami, tapos ang lakas manumbat dito, ikaw ano nagawa mo? Di ba? O eh, ngayon, sila ano nagawa nila? Pumuri dyan sa mga pasikat din. Mga pakitang tao. Kung hindi ako nagpapakitang tao sa inyo, sasabihin nyo, wala akong may tutulong sa inyo, mag-message kayo sa akin ng pangalan nyo. Buong pangalan nyo, number nyo, email nyo, padadalan ko kayo ng negosyo. Sige. Oh, hamon ko sa inyo yan. Wala kayong babayaran, ha? Bibigyan ko kayo negosyo. Baka sabihin nyo, eh, si Marcos lang ang pwedeng magyabang. Kalokohan nyo. Di ba? Eh ngayon, eh, galit na galit kayo. Eh, oh, mga galit na galit sila sa akin kasi ganito ganyan, inaapakan ko, nakakatulong daw sa kanila. Eh, mga tarantadong to, hindi alam yung kanilang ginagawa. Eh, kung iisipin mo, eh, yung taong yun, hindi sumusunod sa protocol, hindi nagpe-face mask. Walang face mask. Walang ano, social distancing. Pagka nagbaba ng expedition ng amo niya, oh, alika dito, kain kayo. Bibigay ng ganyan, balot-balot. Dikit-dikit yung mga tao. Samantalang pumunta ka sa palengke ngayon, eh, hindi ka maka... Lumabas ka nga lang ng barangay mo, pinaghihigpitan ka ng barangay tanod eh. Pinaghihigpitan ka ng pulis eh. Yan yung ano, tandaan nyo. Di ba? Eh, tingnan nyo yung pinupuri nyo ngayon. Si Leo Marcos. Ah, daming subscriber ngayon. Lahat ng mga gumagamit ng pangalan niya sa YouTube na eh, dami niya mga tauhan dyan, dami niya mga troll farm yan. Eh nako, paid ads sila ng paid ads ngayon. Milyong dolyar ngayon ang kinikita nila nang dahil sa inyo. Eh ngayon,
sa pagsisinungaling, sa paggaganon, eh, pag-arte ng ganon, kumikita sila sa fake news, kumikita yung ibang mga vlogger dyan. Eh bakit ako? Vlogger din naman ako. Nagsasabi ako ng totoo, hindi ako pwedeng kumita? Oy, hindi ako plastic, hindi. Kung sila, kaya nilang gawin yan, kaya din. Ngayon, kung kayo ngayon nagkukomento at naiinggit, gumawa din kayo ng ganito. Gumawa kayo ng vlog, bawat isa sa inyo na nagpupuri kay ano, kay AKA Norman Marcos. 'Di ba? Ay nako mga kababayan ko. Eh ang tanong niyo sa sarili niyo, ay natulungan nga ba talaga kami ni Marcos nung alias Marcos na 'yan? Natulungan ba kami? Yung pondo ng gobyerno ang hanapin ninyo, nasaan? Isipin nyo, si Duterte, meron siyang 14 billion mula sa ating buwis. Inilaan niya sa tourism. Ngayong panahon na to, sino po ngayong panahon na to ang gustong maging turista sa Pilipinas? Tandaan nyo yan ha, ito pong tunay na issue. Yung 14 billion po, inilaan ng Duterte administration sa turismo. Ngayon po, marami po tayong naririnig na walang bigas na nakakarating sa mga barabarangay. Walang bigas. Ngayon po, nakakarinig tayo ng issue na wala silang makain. Eh nung isang araw lang, pinagpapalupo yung mahihirap. Diba? Pinagpapalo yung mahihirap kasi lumabas sila, wala silang makain. Ngayon, sabi ni Duterte, babarilin ang matigas ang ulo. Isipin mo yan. Ngayon, panawagan nyo. Oh, nasaan na yung ano, magambag-ambag yung mayayaman. Kailan pa mangyayari yun? Bakit? Sino ba yan si Norman? Manangis. Sino ba yan? Para sundin ng mayayaman. Eh, yung Bongbong Marcos nga, hindi sinusunod ng mayayaman eh. Bongbong Marcos na yun ha? Sino ba yan? Alias Marcos lang siya eh. Sino ba siya para sundin? Diba? Yan, isip-isipin nyo mga kababayan. Huwag po tayong tatanga-tanga. Kaya ang bilis na maipasok sa bulsa ng ibang politiko eh. Pagdating ng eleksyon, wala na, nabola na naman si Gago. Eh paano, hindi marunong mangilala na kung anong tamang katwiran, anong tamang prinsipyo. Oh. Anong naitulong sa'yo? Nahatiran ka na ba ng isang kabang bigas? Tanungin mo sarili mo, nahatiran ka na ba ng isang kabang bigas? Eh yung gobyerno natin walang maihatid na isang kabang bigas eh. Eh diyan kayo magaling eh yung mga ganyang mga magnanakaw. Nandito na si Bong Rebilla, 'di ba? Yung ganun ba, yung sa ibubudots lang kayo. Eh ako hindi ako nagsasabing magnanakaw siya, eh siya na nakasuhan ng pandarambong 'yan. Oh. 'Di ba? Nakasuhan ng pandarambong 'yan. Nakalaya. Eh si Gloria nakasuhan ng pandarambong, nakalaya. Eh ako, ano na itulong ko? Eh magsabi ng katotohanan. At least, galit kayo sa akin dahil yung katotohanan masakit tanggapin. Masakit tanggapin ang katotohanan. Yan po yun eh. Oh. Ako, walang problema dyan sa kawang gawa. Eh ang problema, yung mga nagiging panatiko. Na-divert yung issue sa tunay na panawagan. Ang laki-laki po ng Intel funds ni Duterte. 'Di ba? Ang laki-laki ng Intel funds ni Duterte. Nasaan na 'yon? Ang laki-laki ng tourism fund natin, 14 billion. Tapos wala po tayong walang nakakarating na bigas, walang nakakarating na pagkain, bawal tayong lumabas. Isipin niyo nga. Isip naman kayo. 'Di ba? Eh kayo, wala kayong ibang gagawin sa social media, mang asar, eh mang bash, eh mang babash kami, eh babash natin to, mumurahin natin to, lalaitin natin to. Yan ang mga taong sumisigaw ng pagbabago, mga kababayan. Diba? Yan ang mga taong humihingi ng pagbabago. Oh, ito, pagbabago, gusto namin magmura ng kapwa namin Pilipino. Mang asar, manlait, diba, mandusta. Eh, kung tutusin ang bottom line, eh, nako, sasabihin mo, ba't ako magte-thank you in the first place? Eh, hindi nga ako nakatanggap. Hindi ba? <ma? laughs>
At saka, ba't ako magte-thank you dun sa mga pinopromote niyang kayabangan? Alam po ninyo, ang taong gustong tumulong sa kapwa-tao ay magpapakumbaba. Dapat maging down to earth ka. Ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat, di ba? Eh ganyan pa lang ganyan ang ugali mo, tapos hahangaan ka ng tao. Di ba? Pahanga ka sa tao, wala ka namang matinong ituturo sa kapwa mo kundi magpayabang. Kita mo ngayon yung supporters mo. Walang ibang gagawin kundi magmura, kundi manlait, mandusta. Yan ba yung mga tinuturo mo? Yan yung mga natututunan nyo dyan kay AKA Marcos? Yung manlait, hindi makikinig sa iba kasi sarado na utak, yung magmumura. Hindi po ano yan. Hindi po tama yan, unang-una. Bakit? Gutom ang pamilya mo, gutom kapitbahay mo. Tapos, nakakatulong. Anong taing ka ka, nakakatulong. Ako gusto ko nga magkasagutan kami niyang Marcos na yan Itag nyo siya sa akin. I-share nyo to, itag nyo siya. Norman, magdebate tayo talaga kung sino ka. Pakilala ka. Pakita natin alias Marcos kung sino ka. I-share nyo to. Sige, maghubaran tayo ng pagkatao. Kalokohan nyo. Sabihin nyo dyan kay Norman aka Marcos. Hubarin niya pagkatao niya kung sino siya. Ipakita niya kung sino siya bago tayo huwag tayo palinlang dyan, huwag mo kami linlangin. Dinadivert mo yung issue Dinadivert mo yung di ba? Dinadivert mo yung problema ng bansa. Inaantay po natin dito yung ayuda ng gobyerno na bibigyan daw tayo ng cash incentive, bibigyan daw tayo ng bigas, bibigyan ng pagkain. Di ba? Nasaan na? Kawawa naman yung mga ibang Pilipino, kahapon pinagpapalo ng pulis, naghahanap ng makakain. I-share nyo to. Para naman malaman natin kung sino ba yung Norman na yan. Kalokohan, di mo ako mabibilog sa ganyan. Kung mayaman ka talaga, patunayan mo ng totoo, hindi yung puro pa show off ka sa camera. Kalokohan, gusto nyo pala ng action ba't hindi kayo pumunta kay Rapi Tulpo? Di ba idol si Rapi Tulpo? Yun, tunay na action yun. Kilala natin, Rapi Tulpo talaga siya. Yan, sino ba yan? Kawalang yan. Idol nyo si Rapi Tulpo, di ba? Punta kayo doon, ipa-imbestigahan nyo. Sino ba yung na yan? Wala pala kayong mga tatandaan nyo na? Papauto pa rin kayo? Sa atin lang po dito, yung makatotohanan lang. Papaniwala kayo dyan sinasabi na nga nila pag nagbibigay ng isang serve ng pagkain may isang serve ng tubig tuwan-tuwa kahit ako, kaya kong gawin kung gugustuhin ko imaginein mo ha. Bibili ako ng magkano ang budget sa pagkain? 60 o 50. Ipapa-wholesale ko, ipapa-box ko. Sabihin mo na 70. Isang pagkain at isang tubig. 70 sa 100 tao, magkano yon? Diba? Sa 10, 700. Sa 100 tao, 7,000. Mamumuhunan ako ng 7,000. Ilalagay ko sa likod ng truck ng sasakyan ko. Tapos mamimigay ako ng ng pagkain. Pupurihin nyo ako, panigurado. Andali nyo mauto Panigurado, pupuri kayo sa ganun tao. Di ba? Panigurado yun, pupurihin nyo ako kasi madali kayo mauto Bibigyan kayo ng isang pirasong candy para kayong mga bata. Tanggap ka agad. Ganyan po kayo, ganyan po tayo mga Pilipino. Uutuin lang tayo, madali tayong utuin. Yan pong karamihan sa inyo, tanggapin nyo na. Di ba? Sumbat kayo, walang naitulong. Kayo nga, wala rin naitulong sa bayan, kundi magkomento lang Isipin nyo, sasabihin nyo, wala rin kayo mga hanap buhay, pare-parehas tayo dito Pero nakikipagkomento kayo dito. Kung talagang gusto nyo rin umasenso, dapat naghahanap buhay din kayo maswerte pa ako, at kahit papano may ginagawa akong mag-vlog ng ganito. Sama at somehow, at some point, maraming nagpa-follow sa akin, katulad nyo ngayon. Nagbo-viewer kayo ngayon. Para ano? Para mang bash.
Di ba? Para kayo mandusta, manlait ng kapwa. Pero yung mga nagpapasikat lang, oh, magtulungan tayo, ganito, ganyan. Ang sabi ng gobyerno, stay at home. Ngayon, tinatawagan lahat ng mayayaman. Bakit? Yung Ayala ba walang ginagawa? Yung Lopez Foundation walang ginagawa? Yung Kapuso Foundation walang ginagawa? Sino ba yan? Oo. Adi, okay lang yan. Patuloy niya lang yan. Eh, maraming nakukuha dito eh. Baliktad eh. Yung mga ganyang klaseng istilong halatang-halata mong nambubola sa inyo, eh nabibili kayo, nakukuha kayo. Eh yung mga katulad kong magsasabi ng totoo, galit na galit kayo. Di ba? Isipin nyo, eh si Bico Soto walang nagtatanggol eh. Gumagawa si Bico Soto ng tama, ang dami nagagawang mabuti ng tao eh. Ipinapasumon pa, pinadalan pa ng subpoena ng BIR eh, ng NBI eh. Isipin mo nga yun, gumagawa na yung tao ng tama, kine-question pa. Samantalang ito si Marcos na ito, eh maling-mali ang proseso. Isipin mo, may walang social distancing, walang face mask yan si Marcos na yan. O, nagbibigay-bigay ng pagkain. O, eh kung magkahawahan dyan, eh si Bico Soto gumagawa ng tamang proseso, tapos ipapatawag ng NBI. O, klase yan. Gusto nyo ng tulong? I-PM nyo ako. PM nyo sa akin buong pangalan nyo, number nyo, email nyo, papadala ko sa inyo yung tulong ko. Eh, ba't ako lalabas? Di ba? Eh, hindi na kailangan pang lumabas. Gusto nyo tulungan ko kayo, ibigay nyo full name nyo, number nyo, email address nyo. Papadala ko yung negosyo para sa inyo. Oh, walang problema. Yun lang naman pala hinihingi nyo sa akin. Tulong? O, pinatutunayan ko. Sige, i-PM mo, full name mo, mobile number mo, at email address mo. Sige, PM mo ako ngayon. Ganun yun. Ganun ang pagtulong. Give a man. Give man a fish and you will feed him for a day. Teach man how to fish and you will feed him for a lifetime. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, binigyan ka ng isang box ng pagkain yan si alias Marcos na yan, eh kumain ka ng isang beses sa isang araw lang. Eto ngayon, bibigyan kita ng pangkabuhayan mo. I-PM mo lang ako. Full name, cellphone number, at email address. Ipapadala ko sa iyo. Baka sabihin nyo, wala. Sabihin nyo, oh, wala ka naman na itulong eh. Ako, hindi ako magyayabang sa inyo, pero darating yan. Maniwala kayo sa akin. kayo, mahilig kayong magpaloko sa mga ganyang scammer eh. Mga ganyang scheme, mga eskema yan eh. Oh, galit kayo sa akin dahil na nalalaman nyo yung katotohanan na up to now, mga kababayan, wala pa pong naibibigay ang gobyerno sa atin ng pabigas. Diba? May mga kabarangay po tayo na wala nang makain. May mga barangay po sa Pilipinas na naghihirap na po yung pagkain. Kasi no work, no pay. Eh, minimum lang naman yan isang araw eh. May mga anak na dumedede. Naintindihan nyo ba yon? Yung binibigay pong relief goods ng gobyerno, eh tatlong kilong bigas from the barangay level. Eh kailan nangyari yon? Lahat ba nabigyan? Hindi. Ilan lang ang nabigyan? Oh. Ngayon, yung tatlong kilong bigas na yon, eh 2 weeks, magto 2 weeks na ngayon. Nabigyan na ba ulit yung iba? Hindi pa rin. Gutom pa rin. Ngayon, lalabas ka ng barangay mo. Maghahanap ka ng pera, maghahanap ka ng makakain. Sasabihin sa iyo ng mga barangay o ng pulis, huwag kayong lalabas. Eh nakikita sa TV, may pinapalo ang kamay. 'Di ba? May pinaparusahan. Eh may yung iba may tinatakot na babarilin. Oh. Isipin po ninyo 'yon, mga kababayan. Huwag tayong sarado isip eh. 'Di ba? Ayaw niyo tanggapin yung katotohanan na yung ito talaga yung katotohanan. Ang katotohanan, wala pong tulong na nare-receive yung ating mga kababayan, maging ang ating mga kamag-anak. Ngayon, kayong mga nakikikomento, eh nakikikomento lang kayo para lang, wala lang, mema lang. Pero hindi kayo nagki-care talaga sa mga kababayan nyo na walang pera talaga. Di ba? Hindi kayo lumilingon sa tunay na pangangailangan ng kababayan nyo. Yan po ang tunay na ano dyan.
Sasabihin nyo, ah, hindi, doon kami kay Marcos kasi mayabang nga siya pero namimigay ng bigas. Sako-sakong bigas, truck-truck na bigas. Hindi mo naman makita kung saan pinamigay yung truck-truck na sako-sakong bigas na yon. Eh, nung makita mo sa video, naka-plastic na puti na lang. Anong klaseng ano yan? Pampahype lang. Ngayon, galit kayo? Oh. Eh, galit kayo kasi tinatamaan kayo kung anong katotohanan. Na kayo mismo sa sarili nyo, dyan sa likod ng mga Facebook nyo, eh wala rin kayong sa bukas makalawa, baka wala na rin kayong makain. Bukas makalawa, eh baka wala na rin kayong budget. Yung kapitbahay nyo, kung hindi man kayo, eh nanghihiram sa inyo na makakain, hindi nyo mapahiram. Di ba? Hindi nyo mapahiram. Ngayon, sasabihin nyo ulit sa akin, ano nagawa ko na natulong ko. Bigay nyo po sa akin yung full name nyo, cellphone number nyo, at saka email nyo. Tingnan nyo, papadalan ko kayo ng pangkabuhayan package. Kaya mag-alala. Yun eh. Alam po ninyo, sino bang dapat sisihin dito? Yung mga tulad ko? Galit kayo sa akin? Sino bang nasa gobyerno? Sino makapangyarihan? Sino may hawak na kaban ng bayan? Sino may hawak ng ahensya ng gobyerno? Diba si Duterte? Galit kayo sa akin? Hindi naman ako presidente. Yung presidente nyo, singilin nyo, nasaan na yung nangako ng pagbabago? Nasaan na yung mga sumisigaw ng pagbabago? Diba? Asan na? Yung mga nagsabing, oh, ito na ang pagbabago. Tapos pagkatapos ng pagbabago, nandito na si Bong Rebilia. Diba? Sinayaw-sayawan lang kayo. Yan po yun. Eh, mabilis kayong maniwala. Bagay, anong magagawa natin? Kaya nga tayo tinatawanan ng ibang lahi. Sad but true, no? Pero yung mga DH natin, tingnan mo minsan kontratuhin ng mga amo nila dyan sa ibang bansa. Ito po yung mismong dahilan. Di ba? Oh. Ito po yung mismong dahilan kung bakit binabastos yung mga DH natin. Eh nakita nila ganito kabobo mga Pilipino. Oh. Ganito kabobo. Kaya nga sabi ko sa inyo, Mr. AKA Marcos, subarin mo tunay mong pagkatao, magpakilala ka na maayos. Hindi yung magpapahype ka lang, oh, sasakyan, magara, malaki bahay, may magaganito ganyan. Yung nanay niya, si ganito. Eh tapos, hindi naman namin nakikitang kasama mo si Bongbong. Eh ang sinasabi ng picture, isang picture, nagkatabi kayo ni Imelda. Mukhang sinadya pa, di ba? Eh hindi man lang kami nakakita sa'yo na, oh, nasaan na yung maraming picture nyo na okasyon, binyagan, birthday. Di ba? Video na nandun ka nung birthday ni Imelda Marcos. Eh di ba, pamangkin ka, isa ka sa mahalagang atraksyon. Eh wala ka naman sa media. Eh tapos ngayon dito sa social media gagamitin mo, 'di ba? Eh tingnan niyo, ako isa rin ako sa biktima nitong lockdown na 'to, pare-parehas ang biktima. Tingnan niyo, ang katotohanan, wala kayong bigas. Wala kayong sahod. 'Yan ang katotohanan, mga kababayan. Galit kayo sa akin? Galit kayo sa akin kasi nagsasabi ako ng totoo? Alamin niyo sa sarili niyo kung anong totoo. Bukas makalawa, wala na kayong bigas, wala na kayong budget. Yan ang totoo. Diba? Yan ang totoo, mga kababayan. Wala, yung pondo ng gobyerno natin, alamin mo. Tingnan mo, 14 billion nandyan sa tourism. Bakit nakatago sa tourism yung 14 billion na pondo? Bakit nandoon? Yung inilaan lang para sa COVID-19, 3 billion. Tapos pag naatake ka sa puso ngayon, sasabihin sa iyo, wala kang intensive care unit. Walang ICU na available. Subukan mo pag naano ka ngayon. 'Di ba? Oh. Pag naano ka ngayon, pag na-stroke ka ngayon, walang available na ICU para sa iyo. Mamamatay ka. Kasi puno ang ospital. Yan po realidad. 'Di ba? Ganun dapat. Yung mga nagko-comment po ng ano nila, no, yung mga sinasabing number, mga ano nila,
Huwag nyo pong i-comment dyan, i-PM nyo sa akin. Hindi po ako magbabas, karami-raming comment dyan, sunod-sunod oh. Ang inihingi ko po, email address, hindi yung address ng bahay nyo. Diba? Oh. Ang inihingi ko, buong pangalan nyo, email address nyo, at yung cellphone number nyo, yun ang inihingi, hindi address ng bahay nyo. Negosyo po ito, no? Hindi po ito, hindi ito bigas, baka iniisip nyo, bigas. Kung bigas ang kailangan nyo, doon kayo manghingi kay ano, aka Marcos, para malaman nyo kung totoo ba o hindi. Bibigyan ko kayo ng online negosyo. Bigay nyo sa akin yung buong pangalan nyo, cellphone number nyo, at saka yung email address nyo. Yun po yun. Libre. Ngayon, kung bigas ang kailangan nyo, ay doon kayo manghingi oh, kay aka Marcos, nang malaman nyo naman kung anong totoo. Yun po yun, mga kababayan ko. Magalit na kayo kung magalit kayo sa akin. Diba? Isipin mo yung budget eh, ang laki-laki. Eh yung Intel fund niya, intelligence fund, napakalaki. Isipin mo, 300 billion ba 'yon? 200, nasa 300 billion kung hindi ako nagkakamali. Eh tapos ngayon eh, hindi agad dumadating sa atin yung mga relief goods. Hindi dumadating yung tulong. Tapos biglang may magpapasikat lang sa atin. 'Di ba? Hindi po ano, yung pagkain na mabigyan ka isang araw, tama yun, kung sino yung nakatanggap, nakatulong sa kanya. Pero ang punto ng kabuudan nitong lahat, anong kakainin ng ibang Pilipino? Oh, yan po yun. Di ba? Eh, sa atin lang, eh, dun lang tayo sa tama. Di ba? Oh. Huwag po kayo maglalagay ng mga detalye nyo sa comment section. Mag-private message po kayo. Ano po, mga kababayan. Eh, sa atin eh, gusto nating makapagtulungan sa gobyerno. Eh, mag-stay at home tayo. Huwag tayo magyabang na marami akong pera, malalabas ako, papasikat ako. Eh, isipin mo yan. Wala kang face mask, tapos walang social distancing. Isipin mo nga mabuti lang sa sarili mo. Tama ba yun? Tama yung pagtulong. Eh, sana man lang ilugar mo, eh, isipin mo ha, magsi-selfie pa. Oh, pagbigay na pagkain, pa-selfie idol. 'Di ba? Selfie. Ang lapit po noon, no, mga kababayan. Isipin mo ha, wag kayong magalit sa akin. Isipin mo 'tong itong totoo. Magsi-selfie ka, bibigyan mo pagkain, selfie. E paano po 'yun, kababayan, kung meron pa lang infected na pala 'yun? 'Di ba? Infected na pala yung tao, nag-selfie kang ganyan. O hindi naghawa-hawa, bukas makalawa, lalabas ka na naman. Iikot ka na naman. Di ba? Oh. Ngayon, nag-ikot ka na naman, eh baka mamaya carrier ka na ng virus, mahawa ka na rin. Ganun po yun, mga kababayan ko. Sa atin eh, hindi man ako... Kayo man lang ang sumugod na galit dito eh. Dahil idol nyo nga si AKA Marcos eh. Sabi nyo, di bali ng scammer siya eh. Di bali na masamang tao siya eh. Basta nakakatulong. Eh kung ganun lang din naman pala yung gusto natin eh. Bakit pa kayo nagagalit sa drug lord? Eh di palabasin nyo na si Peter Lim. Tapos sabihin nyo, pahingi kaming pera. Yung mga drug lord eh, glorify na natin. Oh, parehas ng masamang tao yun eh. O di lahat ng scammer dito, si Janet Napoles, palabasin na natin. Diba? Mga kababayan, palabasin na natin si Janet Lim Napoles kung okay lang naman pala sa inyo na scammer eh. Okay lang naman pala sa inyo yung mga ganyan eh. Palabasin na natin. Ay nako mga kababayan ko. Lahat kayo, lahat tayo, gusto kong makipagtulungan. Gusto ko pong maging influencer sa inyo na huwag po kayong lalabas ng bahay kung magpapasikat din lang. At mag-focus po tayo ng ating sarili, hindi sa pagpuri ng tao. Mag-focus po tayo sa papuri sa Diyos. Mamaya, ito na pala yung kinakailangan na, di ba, ito lang pala yung kinakailangan eh. Gusto lang ng Diyos na maalala mo siya. Ngayon, nabibingi ka every time na may nagsasalitang magdasal ka, nabibingi ka, parang binibingi ka ng demonyo ba? Oo, ginaganon ng demonyo yung tenga mo. Katulad ko, magsasabi ako sa inyo, ang number one po na pinaka-epektibo kong may tuturo sa inyo na pakikipagtulungan po sa inyo, pananalangin. Magdasal po tayo mga kababayan. Diba? Magdasal po tayo.
Yan po ang pinaka-importante, panalangin. Ikalawa, manatili ka sa bahay mo. Huwag ka manghawa ng iba, huwag ka nang mamasyal sa kung saan. Ikatlo, yung nagpapasikat, kumikita yun. Hindi po yun long term. Hindi po yun long term, mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Ang long term, yung gobyerno ang singilin natin. Ngayon, kung gusto nyong manawagan, sabihin nyo kay Duterte na si Marcos, itong alias Marcos, Francis Marcos na yan, kausapin at magdo-donate ng pera. Ganun po yun. Hindi yung magbabara-bara ka dyan ng kung ano-ano yung sasabihin mo, inggit-inggit. Diba? Oh. Kaya yan po yung ano, yan po yung pag-anuhan ninyo, pag-tuunan ninyo ng pansin. Hindi po para hindi po ito para paghati-hatiin tayo. Sa isang banda, tama po yung ginagawa na nakapagbigay ng pagkain. Magpasalamat po tayo doon. Nagbigay ng pagkain eh. Pero yung sabihin mo yung klase nung pag-aabot ng pagkain, walang social distancing, magkakahawahan po yun. Maging siya, maangas masyado, walang face mask, baka makalanghap siya ng virus. At siya din mismo maging carrier, paikot-ikot siya. Isipin mo nga mga kababayan ko, yung mga senador tinatamaan. Yung mga senador tinatamaan po ng virus. Oh. Tapos tayo hindi siya tinatamaan. Ano 'yan? 'Di ba? Ganun po 'yun. Yan po yung ano natin, hindi ko sinasabi na ano natin yan, ganito ganyan, hindi ganon. Yung message natin, ayusin niya yung pagbibigay ng tulong. Palayuin niya yung mga tao, magkaroon ng social distancing. Takpan niya yung mukha niya. At wag nang ano pa, may camera na sa likod, magse-selfie pa. Kung magkahawahan, yan ang gusto pala niya eh. At ang hinanakit lang natin doon, bakit hindi siya nire-regulate ng gobyerno? May total lockdown po tayo ngayon. May permit ang karaniwang tao kapag ka lumalabas. Diba? Yun po yun eh. May permit yung karaniwang tao pag lumalabas. Bakit pagka ganyang malaking tao, sasabihin natin okay lang, hayaan na lang natin. Hindi po yun tama. Hindi po yun tama, mga kababayan. At sa mga nakikikomento lang, papasok lang dito para makikomento, pakinggan nyo po yung sinabi ko mula't simula nitong video. Hindi ko po kayo para sabihin na, mag-armas tayo, walang ganun. Sa atin po dito, mamuhay po tayo sa katotohanan. Diba? Yun po yun eh. Mamuhay tayo sa katotohanan, mamuhay tayo sa tamang proseso. Hindi po tayo mga hindi tayo mga manok na, ay salamat, may maghahagis ng palay. Hindi ka naman siguro manok, hindi ka naman siguro aso na, ay salamat, may magpapakain sa amin. Ikaw ba, ganyan ba yung anak mo para kayong mga aso ngayon? Gusto mo ba ganyan ang turing sa atin? Na para tayong mga aso na hinatira ng lutong pagkain, tapos kakain na lang, halos kulang na lang subuan? Gusto mo ba ng ganyan? Doon po tayo sa tama lang. Di po ba? Oh. Kaya yun lang mga kababayan ko kayo galit kayo hindi nyo nga alam kung ba't kayo galit in the first place. Hindi nyo nga inintindi yung sinabi ko. Hindi nyo ninamnam . Basta lang kayo nagagalit. Kasi yan po tinatawag na panatisismo. Parang hipnotismo sa isang tao na humanga ka ng lubos, ngayon ipaglalaban mo ng patayan. Yan po yan yung inyong nararamdaman at nararanasan. Kaya yung mga naghihingi ng tanong-tanong dito sa ating comment section, mag-message po kayo, private message. Pumunta kayo sa page na to, pagkatapos nitong live, Michael Apasible Bulletin, hanapin nyo po yung message section. Napakaraming comment yan, hindi ko po kakalkalin yan. Kung message, maano ko po yan. Diba? Yun po yun. So mga kababayan ko, hindi ko naman kayo mapiplease lahat. Hindi ko naman kayo mapipilit lahat kung maniwala kayo sa akin. Basta ako, nasabi ko na yung totoo. Yun lang. Magkita-kita ulit tayo. Kung may time kayo dyan, sama kayo dito sa live ko most of the time. Minsan, madaling araw, maabot tayo sa mga OFW. No?
Walang ganun, walang ano, hindi ako naghihiling na mamatay yung kapwa tao ko. Hindi ako naghihiling na masama tong para sa inyo na kung ano mangyari sa inyo. Hindi ako naghihiling ng ganun. Kung kayo hinihiling nyo sa akin yan, eh God bless na lang sa inyo. Diyos na bahala sa inyo. Maraming salamat at see you again next time, ano? Bye for now.